Hi guys, good morning. So today is biking day. Nangaya ay si Paring Dennis na magbabike kami. It's been a while since yung last namin na biking. I think that was like 1 year ago. So ngayon, pupunta kami sa Singapore Zoo. Mag-ikot-ikot, magpapahangin. So samahan nyo kami guys para pasyalan ang Singapore Zoo. Saan tayo? Nag-wish ka? Hindi. Alam ko naman. Ah, alam mo? Malapit lang naman yun, di ba? Yep. Sa zoo. Bisitahin natin yung mga ano natin. Trupa pips. Kaya mo kapaliwala? Yan. Tara. Woohoo! Gutom pa kami. Walang kain. Saan tayo kain, pare ko eh? Sa zoo? Kainin natin yung ano? Kainin natin yung mga hayop doon. Kailan yung last natin na ano? Bike. Isang taon na no? Ay, hindi naman. Ah, pwede, pwede. Isang taon na yata eh. Ito ba mag-walker mo na dito o sa atin? Ikaw bahala, sir. Light meal na lang pala kung gusto mo. So, mabilisan lang. Quickie lang tayo? Oo. Hilig ka talaga sa quickie, bro. Habang nag-bike tayo, tignan nyo naman ang ganda ng mga tanawin dito, guys. Sobrang linis at bago ng mga daan at building. Ang ganda ng daan dito, eh, no? Oo, para tayong nasa Singapore. Bago kasi dito na area eh. May hooker? Almusal muna bago sumabak magbike papuntang Singapore Zoo. Pwede umakyat? Pwede yata umakyat oh. Dito lang yata sa gilid eh. Dito lang oh. Dito na lang muna. Dito na lang ito yan. May tali ka? Ayun. Meron. Tali na lang natin muna. Yung mga gulong? Oo, yan. Dalawang gulong. Sa lahat ng mga hawker na napupuntahan ko, ito talaga yung pinakamalaki at malinis. Kaya dinadayo ito ng mga tao. $10 lang yun yata. Ay, ba't bumili ka? Sa akin na, 17, 15. Ah, 17? Pareho kong nawala ay. Bakit? Yung isa nandun kami sa, ano, sa Changi. Oh. Binaba ako, umupo ako, nilagay kong ganyan. Ah, wala na. Tapos, nung dumating na si Mark, ako, ah, shit, wala rin siya dito. Alam nyo ba guys na majority ng mga Singaporean ay mas preferred nilang kumain sa labas kaysa magluto? Roasted duck. Rice, ha? With rice. Roasted duck and chicken. Roasted duck and chicken, ha? Yeah. Ito yung isa sa pinaka-favorite kong kinakain dito sa Singapore, ang roasted duck or chicken rice with free soup. I like my roasted duck with chili sauce and jalapeno.
Basta free, masarap, kaya mag-soup tayo guys. Ito yung favorite combo ko guys, sa chicken rice. Na-try nyo na po ba ito? Tapos na ako eh. Guys, tapos na ako guys, nalinis. Gutom na gutom ako eh. Ito kay paring Dennis. Nasi ano yan paring? Nasi limak. Malaysian food to, di ba? Yep. So kay paring Dennis, nasi limak. Ano yung orange? Kanto, otak. Fish otak. Ah, fish? Oh. With flour? Parang ganun. Yung... parang... with egg, no? Oh, mixed otak. Egg. Oh. So, yan. Then with egg. Saka yung nasi rice. Yung rice nila with flavored, ano? Coconut. Flavored coconut yan, diba? Mm. And then, coffee, guys. Yun! Walang kamatayang coffee. Guys, itong hawker na kinakainan namin, ito yung pinakamalaki. Isa sa pinakamalaki na nakita namin dito sa Singapore, upgraded. So, marami kong punta dito kasi maliwalas. Tapos, masarap ng mga pagkain. At saka, maluwag. Ito yung hawker na sobrang luwag, takabago pa. Makikita nyo na well-organized. Laki ng mga nakalagay kung ano yung toilet, tray return, tapos yung coffee kiosk, sobrang laki. Other poker kasi is hindi. Maliit lang. Ito bago lang. So, pinupuntahan to halos lahat ng mga malapit dito. Tsaka yung mga ibang, kahit malalayo ng konti, napupunta no. Dito, no? Tsaka yung mga bikers, pupunta din dito. Flexible yung parking, nasa baba lang. In one floor yan pa, lang. Isa pa yan. Hindi na kailangan mag-inap kung saan siya magpapak. Exactly. So, yan guys. Tapos, may pagka-design, may pagka-artistic din itong ano dito, yung hawker na to eh. Maganda yung table arrangement, tapos, meron pa yung bike, table. Makita ba niya? Oo, so bike, may bike table pa siya. So, yung mga aartipan ng mga tao dito. Gusto nila yung mga social, may pagka-social yung datingan. Hi guys! Tapos na kami mag-breakfast. Wow! We're ready. Kita nyo yan? Ready na kami mag diretso biking sa zoo. Singapore Zoo. Singapore Zoo. Tara, let's go. Samahan nyo kami. Bikers kayo, guys. Usually pag weekend, ang daming magbabike. Kasi, syempre, yun lang yung day off ng mga tao. Tapos pang chill-chill lang, chill-chillax. Thank you.
sila ko. Tingnan mo, tingnan mo. Pero tingnan mo yung trace na bakit may, may dalawang layer eh. Actually, tatlo eh. Ah, yung train pala yan. Pwede kang barilin na pumasok ka. Gabi mga bike pare, gaganda oh. Oh. Alam niyo ba guys, yung mga ibang bike dito, yung mga race bike. Usually yung mga Singaporean dito. Yung mga bike nila tag 300,000, 400,000. Ganong kamahal yung iba dyang bike, no? Sobra. Tiningnan ko yun eh. Pero yun nga lang, sobrang gaan. Oo! Oh, parang papel, pre! Katagunta, 6kg lang ha, parang ano. Ganon ka, yung mga bikers talaga, yung mga, ano, anong tawag ito? Mga addict ba, obsessed ba? Oo. Puti, tiningnan ko yung mga bike nyan, 400,000 pesos. Guys, ganong kamahal yung mga bike ng mga ano, yung mga laging nagbabike talaga dito, o yung mga obsessed bikers. O yung hobby talaga nila. Talaga nag-i-invest talaga sila sa bike. Kami, mga bike namin, mga ano lang, mga tamang pang-rides. Tapos kwento ko rin sa inyo, dati may kaibigan ako, tapos yung kaibigan niya, puro kaibigan, no? Nakwento ko yata sa inyo yun, pre. Yun ba, bumili siya ng bike, I think mountain bike yung binili niya. All trail bike. 300,000, 380 kasi 10,000 SGD eh. Ngayon, masyado siyang kampante. Pinark niya sa ano, stadium ng walang laklak. Diretso. So, ang ano is pinark niya guys. Nagbike sila tapos pinark niya sa stadium na walang lock kasi siyempre akala niya Singapore to, walang magnanakaw. So, pagbalik niya nawala na yung bike niya. So, pinuntahan. Ni-report niya pre. Na-report niya. Tapos, ang sabi naman sa pulis dito, pag wala daw yung forced, ano, nakaw, walang lock, hindi mo makakonsider yun na nakaw kasi hindi naman mo, hindi mo mapaproof na sa'yo yun eh. Ha? Ang sabi pre, ng pulis, hindi ko alam ha, kung totoo ha, ang sabi is, ano, hindi nyo makakonsider yan kasi walang lock daw, hindi daw ma-re-recognize na stealing daw. Unless daw pag may lock tapos makita nila na pinutol yung lock mo, ganun. Yun nga eh. Wallet na, paano yun? Yun nga eh. Ha? Ay ba naman din yung wallet yata? Yun, pero di ko alam kung discrimination lang yun o. Kasi kung may resibo ka naman, may serial naman yung bike mo eh. Exactly. Yun, pare, wala. Hindi na kinuha sa... Hindi na tinignan ng video, wala. So, tapos nag-installment pa siya, hindi pa niya bayad eh, kasi kakabili lang. Sabi kong sa club naman, no, nagbabayad ka na wala na yung bike mo. Exactly. Hindi porke Singapore to, hindi ka mawawala. Ito guys ha, hindi porke Singapore to, sabi nila na safe na yung gamit mo, hindi ka mawawalan. Hindi totoo yan.
maraming nakawan dito. Pero yung nakawan dito is hindi mga hindi naman Singaporean ang nagnanakaw dito eh. Kasi ibang lahi. Hindi nila nilalak, kuha sila ng order, di ba? Ah, oo, yung Grab? Oo, yung Grab yung nasabi. Ang dami nakawan kasi yung iba, kanya-kanyang bike niya, di ba? Electric, di ba? Yung mga electric? Electric, yung scooter, saka yung malang yung mga ano, mga magagandang bike niya na Giant. Exactly, oo. Ninakaw din? Ninakaw, dahil hindi nila nilalak eh, kasi nakuha ng order. Kasi mabilisan lang sila eh. Mabilisan lang, ikuha ng order, balik, tapos diretso na. Kaya yung magnanakaw, alam na din na yung mga nag-order doon nila pinapark sandalian lang. Wala kong 10 seconds, wala na yung pagbalik. Actually, parang nag-aabang sila, no? Yep, alam nila, kaya yun yung mga nagnanakaw din. Talagang inaabang nila. Kasi meron din akong kaibigan, babae, tapos ano, pinark niya sa Marina Bay. Oh. Area doon. Tapos nakalimutan, may lakad yata sa something eh. Iniwan lang niya. Akala niya pwede niyang balikan kinabukasan. Pagbalik niya, wala na yung bike niya. So, yun guys, hindi porke Singapore to, akala niyo safe. Hindi totoo yan. Maraming nakawan din dito. Kasi chinelas ko nila na ako. Exactly. Alam mo, kwento ko sa iyo, pre. Kasi yung chinelas ko na Habayanas, bagong bili ko lang sa Pilipinas. Siyempre ako, bago-bago pa lang dito, nilagay ko sa labas yung Habayanas ko. Pare, one week pa lang, pagtingin ko, bakit sa wala yung chinelas ko, Habayanas? Ninanakaw. Kaya... Okay. Walang nakawag talaga, no? Ano, nakasapasok namin lahat, nasa labas eh. Ah, dito ang labas siya, pare. Dito, yung kanina sinabi ko. Ah, dito? Ah, dito. Diretso tao? Diretso. So, yun guys, hindi porket Singapore to, safety yung ano nyo, gamit. Kasi ako mismo nakakaranas ako eh. Ilang beses ako nawalan, dalawang beses ako nawalan ng chinelas, tapos yung naiwan ko na camera bag, naiwan ko sa train, tapos binalikan ko siya kinabukasan, akala ko na sinurrender ng nakakita sa station, lost and found, parang ganun ba. Pero hindi, wala. Ibig sabihin, dinampot talaga siya ng tao. So, ganun dito Singapore. Kasi, sabi nila, Singapore, safety yan. Isa sa pinaka-safety yan sa buong mundo. Hindi ka mananakaw. Yung gamit mo, hindi mawawala. Hindi totoo yan. So, yun. Kung bago pa kayo sa Singapore, yung mga gamit nyo, ilalak nyo, huwag nyo iiwan. Kasi kahit si paring ano eh, paring Dennis eh, sabi niya yung shades niya, nabili lang sa Shopee yun guys ha, $17 nabili niya. Iniwan lang niya sa table kasi bibili ng pagkain. Kasi dito kasi, pag pagkain ka sa table kasi, pag maglagay ka ng gamit, something gamit, o kahit yung calling card lang, considered as reserved na yan. So iniwan niya sa table. Pagbalik niya, nawala na. Nawala na yung shades niya, nasa Shopee binili. $17. So yun. Ingat-ingat kayo sa mga gamit din dito. Yung iba nga yung puso, nananakaw eh. Charot. Puta corny. Guys, kahit puso dito nilanakaw, ang daming mga puso dito nilanakaw. Yung family nila nasa Pilipinas, yung puso nila nilanakaw ng iba dito. Charot. Buti kami, nilalock namin yung puso namin, guys. Wow. Yay! Ayun. Nakalock. Dalawang padlock yan, yes. Para sigurado. Nauting ka pala. Para sigurado na walang mga kanakaw. Parang teenager lang ah. Mihingala ako. Hirap na talaga pag teenager. Iba na yung lakas mo eh, no? Eh, saka hindi ka isa pa yan.
Kailangan kasi mag-adapt yung katawan mo eh. Kailangan. Maganda mag-bike sa Singapore eh. Kasi connected lahat dito, guys. Ang maganda dito sa Singapore, yung government nila, parang pinopromote na maging healthy. Healthy lifestyle. So, for example, yung mga park dito, pinagkoconnect nila. Meron silang road na connector. Lahat ng park is connected. Pwede mo siyang ikutin. Yun ba yung PCN, no? Park connector yung tawag. Oh, park. Park connector. Parang bago lang yan, di ba? Mas matagal na. Wala pang 10 years, di ba? Mga 15. Ah, 15 na. Kaya nga yung siguro huwag siya dahil yung park connector kasi dati wala. Pag nasa red ka, dapat yung bike na bike lane lang, kumbaga. Oh. Galing, no? Yung maganda dito, guys, kasi yun nga, lahat merong para sa tao lahat. Kasi, for example, pang bike, pang jogging, meron talaga sila designated. Tapos bawat area, let's say for example, barangay or zone 11 ka. Sa zone 11, meron silang park. Merong volleyball. Ganda din ito. Kaso maliit lang eh. Mahal kaya yan, pre. Pero mabilis yan, ha? Oo. Ano tawag sa ganyan? 150 yata yun eh. Ano tawag sa ganyan? Kalimutan ko eh. Gusto ko din actually yan eh. Meron isa yung ang liit ang gulo, pero ang taas niya. 150cc yata yun. 150? Ang ganda, no? Ang cute, no? Parang pang bata. Guys, yung sa kaliwa, ito yung Birds Park. Yung bago. Ililipat dito. Kasi plano ng government, pagsasamahin na lahat ng park nila. Ngayon, ang problema naman nila dito, hindi basta-basta nila na malilipat kagad yung mga hayop. Kasi kailangan mag-a-adapt yung mga hayop eh. So, it takes time until now, hindi pa tapos. Matagal na tong project na to eh. Ganda ng ano oh. Baka dito tayo. Dito nga talaga. Wildlife experience. Puntahan yung mga park dito, guys, para ma-experience nyo naman dito yung Birds Park. Ang recommended ko is kung mahilig kayo, siyempre, kung mahilig kayo sa nature, mahilig kayo sa animals, puntahan nyo yung Birds Park, yung zoo, tsaka mag night safari kayo. Yung night safari sobrang ganda. Kumbaga sasakay kayo na parang tram, tapos iikot kayo sa buong zoo para makita niyo yung mga hayop, mga nocturnal na hayop. Magandang experience din yun. Kaya advice ko puntahan kahit yung Singapore Zoo dito. Puntahan nyo Singapore Zoo dito. Dito ako na-amaze eh. Kasi ang ginawa nila, Walang harang yung mga hayop nila. Dito na kami, Singapore Zoo, guys. Pasukin na namin eh. Iikot-ikot daw kami ni paring Dennis eh. Kumustahin lang namin yung mga kaibigan namin sa loob, kung kumusta rin yung mga kalagayan nila, mga oranggutan. Ay, may Philippine Eagle dito eh. Meron ba? Oo, yun na dito. Nakita ko sa news dati, parang isa yung Singapore na napili na mag-alaga or mag-breed ng Philippine Eagle.
So, di ko alam kung andyan pa. Titingnan natin. Samahan niyo kami, guys. Saan ka, pre? Toilet. Toilet? Videohan rin kita sa toilet, ha? Tinan ko yung birdie mo. Sanctuary. Forest na nga ngayon. Forest na ba? Walang maintenance, pre? Anak ng to. Uy, may cart dito para sa mga bata. Visitor experience. May Starbucks dito. Starbucks. Ongoing yung construction dito, guys. Guys, may voting din sila dito kung ano yung favorite project natin o favorite project. Bali ito, hindi pa to existing, di ba? Existing. Oh. So ibo-vote natin. Ito na lang ako. Critically endangered boat. Okay. Ito, guys, yung map ng Wildlife Project. Connecting all the wildlife park dito sa Singapore. Naka face by face yung project nila. Matagal na itong ginagawa. Started the first phase on 2020. Sugar Rush kami, guys. Sugar Rush. Frappuccino, chocolate cream, at chocolate chip. From breakfast to tea. Yes. Alam nyo, guys, ayaw ko sa magbabike kami kasi naging food trip kasi. Hindi kami nagbabike. Lagi yan. Hindi ko alam kung tawag namin is bike. Kasi mas maraming food trip namin. Nagawa namin ng meme yan later on. Gagawa ng? Ng naming yung food trip sa biking. Oo. Oh. Lagi kami nag-stopover, tapos inom, kain. Ayan, guys. Stopover muna. Cappuccino. Stopover kami ng mga dalawang oras, tapos bike kami ng mga kalahating oras. Yun, ganun. Maganda ng ano dito. Starbucks, ang laki. Ang laki, oh. Anong magsasabi mo, pre? Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay? Enjoying. Hindi ka tayo mga bata daw. Ayun. Bata pa naman tayo, ah. Oo. Oh. 25? No, naman. Last 20 years ago? 34. Ah, 34. Cheers, guys. Cheers. Pababalik na kami, guys. So, balik bahay, and then diretso na kami sa IMM Mall. Magmumalling naman kami. So ngayon, makikita nyo, guys, construction talaga, dinidevelop talaga ng Singapore ngayon yung mga park nila. For example, ito, andito na yung mga parking, tsaka drop-off,
and then connect MRT connection. Matagal-tagal pa to. Bala kasi nila din ipagko-connect lahat ng yun nga yung mga park, wildlife, night safari, Singapore Zoo, Birds Park. Isang location na lang ko-connected na lahat. So, yung last punta ko dito was I think 2012, hindi pa ganito yung ano, yung time na yun, hindi pa ganito. Wala pang development, pero ngayon, grabe. Hindi ko na nga alam, iba, nagbago na. Nagbago na yung itsura. Daming pinagbago. Yun yung kagandahan dito sa Singapore kasi lagi nilang dinidevelop talaga yung mga ano nila, tourist spot. Siyempre, doon sila kumukita eh. Doon nagkakaroon ng income yung government nila. So, talagang ini-invest, nag-i-invest talaga yung government doon. Whew! Pagod. Pogi lang tayo, hindi masyado mabilis ang takbo, iwas diskrasya. Nakakatakot minsan mag-drive kasi pag nasa highway guys, kahit sabihin mong ano, maingat ka, minsan yung diskrasya pa rin yung nalapit sa atin eh. Kasi ako guys, ilang beses na ako muntik mamatay. So for example, sa motor. Lately, sa motor din, nadisgrasya ako. Ito pala yung sa trail din guys, Henderson Park. So yan, mga kababayan natin minsan nandito nakapahinga. Yan, mga trail. Sa loob din, trail. Balik tayo sa kwento ko. Dalawang beses akong, actually hindi eh. Ano ba pa? Dalawang beses akong pinakamalapit kong mamatay. Lately sa motor. Maingat ako pero nag-slide ako. Tapos muntik ako masubsob sa 12-wheelers. So kahit gaano kakaingat, minsan yung disgrasya talaga mayroon. Pero good thing na lang, dahil 30 kilometers per hour lang yung, or 30 kph lang yung takbo ko, which is na anong tawag ito, dahil mabagal lang yung takbo ko, naagapan yung disgrasya ko, hindi ako nasubsob sa 12-wheelers. Kasi kung mabilis din yung takbo ko nun, ay malamang sa malamang wala, subsob talaga ako dun sa loob ng ano, gulong. So ingat-ingat pa rin, dandahan lang yung takbo, be mindful sa paligid nyo at saka sa sasakyan nyo. Kasi alam naman natin pag ano, pag medyo bata ka pa, medyo aggressive ka pag takbo, mayabang ka, ganun yun eh. Dumaan tayo lahat dyan eh. Or sa mga bata pa dyan, sabi ko sa inyo, isa lang yung buhay natin, kaya ingatan natin. Huwag tayong masyadong padalos-dalos. Kasi pag bata ka, kala mo
ano eh, invincible. Okay, hindi ka matay or malayo ka sa aksidente eh. Hindi, hindi ganun eh. Kasi yung buhay, hindi yan tulad sa games na pwede ka magre-respawn or meron kang extra life. Hindi. Isang magkakamali mo lang, deads ka na. So, yun. Ingat lang. Kasi dito sa Singapore, meron din mga bikers dito na ano, na-aksidente. Marami ditong mahilig mag-istante yung mga magja-jump-jump. Na nangyayari, sumablay. So, yung pagkasablay niya, nasubsob yung ulo niya, nabagok yata yun, na ganun. So yun, parang hindi ko alam kung namatay mismo yung rider. It's not worth it. It's not worth it, guys. Kaya sabihin mong passion mo yung mga mag-i-stunt. Para sa akin, hindi pa rin worth it. It's a good weather. Sa mga bagong viewers natin dyan, kung mahilig kayo ng view or kung guys, mga bagong viewers natin dyan, mahilig kayo sa Singapore views or gusto nyong sundan yung ano namin, activities namin, mag-subscribe na kayo, follow, kasi time to time mag-biking kami, mag-food trip kami. We'll be starting to explore yung Singapore. Kasi, guys, sobrang tagal na namin dito sa Singapore. Like, more than 10 years na. Pero, hindi pa namin totally naiikot, nai-explore itong Singapore. So, nakapag-decide kami lately na since hanggat or may time pa kami na mag-explore, kailangan na naman mag-explore ngayon. So, nakikita nyo sa vlog ko, time to time, we explore new places dito and we try mga foods dito sa Singapore. Food vlog. Kahinga na. So, if you enjoy or interested, follow us. And thank you din sa mga viewers natin dyan. I hope you enjoy.
So guys, that's it for our biking for today. Thank you for watching. Till next video.